Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Okay, gagawa tayo ngayon guys ng ating bilo-bilo. So, gagawa tayo guys ng ating ube bilo-bilo flavor. Ang gagamitin natin ay ang ating 1-pack na glutinous rice or yung malatik powder. Mimix natin siya sa ating bowl. Gumamit tayo ng Angel's Evaporada. Okay. Then, gagamit tayo ng flavoring mix na ube. So, sundan nyo ako, guys. Okay, guys. Nilagay natin sa ating bowl ang ating 1-pack na glutinous malakit rice flour. Then, lalagay natin ang ating Angel's Evaporata mix. Gumamit ako ng ganitong kalaki. Then, ibubuhos natin ang ating milk. Okay? One at a time. Then, i-mix natin siya para mag-incorporate ang ating mixture sa ating milk. Ayan. Ginamit ko ang Angel's Evaporata milk para maging creamy ang tasty ng ating glutinous rice mix. Okay guys, after na na-incorporate na po natin ito, lalagyan na po natin ito guys ng ating flavoring mix. Okay guys, done na po. Nagawa na po natin ang ating pag-mix ng ating glutinous rice. Ngayon guys, hinati ko po siya sa dalawa, two colors. Itong isa, little bit white. Ito naman isang mixture. Ilalagyan natin siya guys ng ating ube flavor. Okay, so gagawin natin siyang color ube or violet. Ang isa, lalagyan natin ng konting vanilla extract para medyo may konting lasa. So, sundan niyo ako guys. Okay guys, done making balls. Ito na po yung ating ube flavor at ito yung ating plain. So, papakulo na po tayo ng gata para maluto na po natin ang ating ginataang bilo-bilo. Okay guys, sa ating pot, papakulo tayo ng tubig. Sasama natin ang ating kakang gata. Yan. Wait natin guys. Kapag kumulo ito, saka natin ilalagay ang ating sugar. Okay guys, kumukulo na ang ating gata. So, ito na yung oras para ilagay natin ang ating asukal. Okay, kalahating kilang asukal guys. Ilalagay po natin. So, yan. Antayin lang po natin siyang kumulo ulit para matunaw po yung ating asukal. Haluin natin. Saka natin ilalagay ang ating ibang. Yan guys, magsisimula na po tayo maglagay ng ating binuong glutinous rice na bilo-bilo. So, ito po yung binilog natin guys kanina. So, ganyan. Ilagay lang po natin isa-isa para hindi po magdikit-dikit, maiwasan na po yung dikit-dikit nito hanggang sa matapos. Okay guys, ngayon natapos na natin ilagay yung isa, isusunod na po natin ang ating ube flavor. Yan guys, lagay na natin ang ating ube, one at a time, hanggang sa matapos. Yan guys, nailagay na natin lahat ang ating bilo-bilo. So mapapansin nyo guys, habang kumukulo po siya, umaakit po yung bilo-bilo na hinulog o tinambog natin sa ating kumukulong gata. Ngayon, ang ibig sabihin nun guys, luto na po yung ating bilo-bilo. Kapag ganyan guys, haluin lang po natin para medyo lumapot lang po yung ating sabaw. Then, pwede na natin ilagay yung ating sagu.